Magandang araw po mga kaibigan. Maririnig nyo ngayon ang kasaysayan ng isang ginang na halos mawala ng pag-asa. Siya ay si Alona. Si Robert ang una kong pag-ibig. At dahil mahal na mahal ko siya, nagpakasal ako sa kanya. Kahit hindi pa ako nakakatapos ng kolehiyo. Salamat na lamang at sa kabila ng lahat, pinag-aral pa rin ako ni inay. Subalit, isang masakit na pangyayari ang naganap sa amin. Alona, anak. Ay, tama na yan. Ang dami mo nang nainom. Hayaan niyo lang ako. Gusto kong malimutan ang ginawa sa akin lang walang yako. Asako ah. Kapag nagkasakit ka, lalo ka lang pagtatawanan ni Robert at ng babae niya. Lalo na pag nawala ka. Napakasakit. Wala akong alam na pagkukulang ko sa kanya para ipagpalit ako sa malandip pala naming kumare. Kalimutan mo na ang lalaking yun. Ibuhos mo ang iyong oras sa iyong trabaho at sa anak mo si Lexi. Madaling sabihin yan, pero ang hirap gawin. At anong gusto mong mangyari? Ang mawala ka dito sa mundo, ganon? Anak, kapag nangyari yun, makapagpapakasal na si Robert at ang kabit niya. At Chuck, kukunin din niya ang inyong anak. At baka pag malupitan pa ng kabit niya ang anak mo. Hindi ako makapapahig na mangyari yun kay Lexi. Hindi. Kaya nga, maging matatag ka. At huwag kang patalo sa kabiguan mo. Para sa aming magandang manager. Oh, three red roses. Bakit mo ako binigyan ito, Conrad? Naliligaw ka ba sa akin? Oo. Oh, noon pa, may damdamin na ako sa iyo. Pero binata ka. Samantalang ako may asawa at anak na. Niloko ka niya. Pinagtaksilan. At ilang taon na rin kayong hiwalay. Kung bibigyan mo ko ng chance, handa akong maging mabuting asawa sa iyo. At ulirang ama naman sa iyong anak. I never hurt you. Conrad! So please, Alona, give me a chance. Ito pa ang kanin at ulam, Fredo. Salamat po, Nay. Masarap itong luto nyo, ha? Hindi ako nagluto niyan. Ang bunso mong kapatid, si Alona. Galing ako doon kanina sa kanila. At ayan, pinadalan nga tayo ng ulam. Kumusta naman ho siya? Eh, maayos naman. Siguro nga si Conrad ang para sa kapatid mo. Nakita mo naman, 3 taon na silang nagsasama. Pero masaya pa rin sila ni Alona. Kano ba? Kain pa. Kung kano no, talagang wala siyang alam. Ha? Bakit? May alam ka bang masamang ginagawa ang bayaw mo? Si Conrad, Nay. Oh. Tulad din siya ni Robert. Papaero din siya. Ano? Totoo pong sinasabi ko. Pinagtataksilan ni Conrad ang aking kapatid. Walang nyaka, Conrad! Walang nyaka! Walang nyaka talaga! Walang nyaka! Alona! Ano ko ba? Ba't mabigla ka nalang nananakit? Sabi mo sa akin, bigyan lang kita ng pagkakataon, hindi mo sasaktan ang damdamin ko! Hindi mo ako pagtataksilan! Eh, talaga namang hindi ah! Ano ba, Alona? Alam ko na lahat! Dahil ang babae mo, kaopisina na Kuya Fredo ko! Ano? Teka,
Let me Bakit explain. Bakit nagawa sa akin ito? Ano ba magkukuna ko sa'yo? Ha? Sabihin mo! Alexi, ano bang nangyari? Bakit pinapunta mo agad ako dito sa inyo? Lola Tonya, naapoy po ng lagnat si Mommy. Ha? Pinaiinom ka po siya ng gamot sa lagnat pero ayaw naman po niya. Ano? Kaya nga po, tinawagan ko na kayo. Ay, pambihira yung Mommy mo. Eh, si Carlo, anong ginagawa? Napatulog na po ng yaya niya. Lola, nag-aalala po ako kay Mommy. Ay, siguro po kaya siya nagkakaganon. Sobra siya nasakto sa ginawa ng daddy ni Carlo. Lola, tulungan po ninyo, Mommy ko. Alona, kumusta na pakiramdam mo? Kuya, anak naman, lakasan mong loob mo. Tama si Nay. Alalahanin mo, dalawa ng anak mo ngayon. Nahihirapan ako, Kuya Fredo. Inay, bakit ba lagi na lang akong niloloko ng mga minamahal ko? Hindi naman ako pamit para paglaruan nila. Naging tapat din ako. Kapatid, wala sa iyong diferensya. Ay. Nakakaya mong sabihin, may mga kabaro ako na hindi marunong makontento. Kahit na nga lahat, ginawa mo na para sa kanila. Isipin mo na lang na kailangan ka ng mga anak mo, Alona. Para makayanan mo ang pinagdaraanan mo ngayon. Yung ito. Ito ang tatapos sa mga paghihirap ko. Paalam, mga anak ko. Patawarin niyo ko. Mahina ako. Kaya tatapusin ko na ang kahinaan at paghihirap ko. Akin ang kutsilyo niya! Lexi! Hindi anong kutsilyo! Hindi ko ito bibitiman! Ang kinasama yan! Lexi! Sugatan ko! Dumudugong mga kamay mo, anak! I'm sorry. Hindi ko nang sadyang masugatan ka. Hindi po, Mary. Masugatan ako. Basta wag lang po kayo mawalan sa amin ni Carlo. Kung mawawala po kayo, isama niyo na rin kami. Anak ko. Hindi po namin kayang mabuhay na wala kayo, Mami. Doon ho kayo matutulog kina Alona mamaya, Nay? Oo, anak. Eh, walang kasama mga pamangkin mo. Ayaw kasi ng kapatid mo na yung katulong lang ang kasama ng mga apo ko. Eh, bakit ho? Nasaan ho ba si Alona? Papunta siya ng Baguio. Eh, 2 days daw siya doon. May conference. Hindi nga lang maaaring isama yung mga bata, kaya ayun, kinausap niya ako. Mabuti na lang ho. At nagbalik din ang siglay niya sa buhay. Oo nga, anak. Eh, pinagpapasalamat ko yun sa Diyos. Naniniwala ako ngayon na mas bibigyan na niya ng magandang kinabukasan ang kanyang mga anak. Talaga, Carlo? May award ka uli sa graduation nyo? Siyempre, ate.
Mana ako sa inyo eh. Matalino. Yabang mo, ha? Totoo lang ang sinasabi ko. Oo na. I'm sure matutuwa si Mami pagdating niya dahil sa good news mo. Yun naman talaga ang gusto natin, di ba, ate? Ang mapasaya si Mami. Oo, Carlo. Dahil isa siyang mabuting ina. Sa kabila ng mga kabiguan niya, sinikap pa rin niyang maitaguyod tayo. Eh, gusto mong doon muna ako sa bahay niyo, Alona? Opo sana, inay. Bakit? Eh, yung mga apo niyo, sinasama ako magbakasyon sa Japan. Oh, ay talaga? Opo. Nagulat nga ako nung sabihin nila yun sa akin kagabi. Eh, ilang araw kayo doon? Isang linggo. Oh, eh, sige, sige. Ay, napakapalad mo talaga sa mga apo ko. Mula nang magkaisip sila, hindi kanila binigyan ng problema. Totoo po yun. Pawang karangalan at kaligayahan ang ibinigay nila sa akin. Lalo na si Lexi. Iniligtas niya ang buhay ko nung nagtangka ako magpakamatay noon. Alam niyo, Nay? Oh. Kontentong-kontento na ako sa buhay ko ngayon. Wala man akong asawa. Meron naman akong mapagmahal na mga anak. May pamilya na ngayon si Lexi. At tanging si Carlos na lamang ang aking kapisan. Ganun pa man, hindi sila nagbabago sa pagmamahal at paglingap sa akin. Gusto ko lang sanang tawagan ng pansin ang mga magulang na nakikinig. Kahit mabigo kayo sa pag-ibig, huwag niyong pababayaan ang inyong mga anak. Dahil sa inyong kabiguan, sila ang inyong kaaliwan. Ako po si Alona, at ito ang aking buhay. Lahat ng kalungkutan ay may katapat na kaligayahan. Maging matatag ka lamang sa pagtitiis. Mga nagsiganap, Phil Cruz, Jeneline de la Cruz, Chiquit del Carmen Amor, Maynard Landicho, Junel Benamin, at Rosana Villegas sa papel na Alona. Creative Consultant, Phil Cruz, Production Assistant, Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Selma Corporal Alcantara, sa direksyon June Martin Legaspi at Maynard Landicho Jr. Ito ang aking buhay.